Ako po si Buboy. Pogi, makulit, at bibo. Siya naman ang Ate Jane ko. Minsan, paaway ko, pero mas madalas, kakampi. Pero hindi tungkol sa amin ang kwentong ito. Sila ang Lolo Fredo at Lola Flor namin. Hindi sila nakakakita, pero ayos lang. Andito naman kami ni Ate Jane para sa kanila. Promise! Para saan yan? Tutunap sa chinira si Buboy. Ayusin mo? Papayos ako para sa mandala. Hindi ka man makalam din. Hindi ka paputulin ko alam niyo. Walang plan. Ano yung plan? Paputulin ko lang. Ako, hindi, kaya mo. Oo, kaya ko. Pag mayabang ka lang langit lang ka. Tila! So, abaga po. Inayos po ni Lulin Sinilas ko. Nilagyan po ng alambre. Marunong naman po yung maliit pa po yun. Marunong na po yun. Kina pa po. Sige. Saan ba kayo pupunta ngayon, tatay? Sa, ano, sa dait na lang. Maghanap pa yung Martes ngayon eh. Baka na lang makakuha naman pang dugtong ha, ang pagkain, alam, magsatsaga na naman. Pero, bahala na kung makakuha. Kasi hindi mo mapasok ang mga bata? Ay, pag pinapaya ka ng maestra, pag hindi, tambay kami dito. Ay, ay. Sige, sige. 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 Ano na. Kung minsan po, mag-isa na lang siya. Oh. Eh kung yung hindi kami matagalan na mga tanghali na dito na kami. Bakit hindi mo kayang sumama, Lola? Ano po ang ano ko, hindi pa okay ang pakiramdam ko. May, dapat dyan, malakad, ano ang lalakadan dyan, mahaba. Puntos ko dito? Mama! Ma! Ano? Pumarito yung susog ka. Maalis na kami. Ingat lang kayo. Maalis na kami, ha? Oo, ingat lang. Go! Maalis na kami! Wala! Anlit nami. Wala! Me! Wala! Sa Katagala po, Panginoon, Bulagan po kayo ay, ano, sipian nyo. Noon karamihan, noon albularyo pa lang. Kaya nangyari yung madisgrasang mata ko, yapig pa-doktura mo lang kong ina ko, salit na magamot, lalong nasira ang mata ko. Naalala ko noon, magandang paligid noon. Dahil mga kapatid ko noon, nakikita ko nga naglalaro silang buradul. Nakapasok lang ako sa sinihan, maganda. Yun ang ganda ni Buboy pag ito. Mapadikit po ako, nakaakay po ako kalalulo. Hindi po mahirap po kain. Hindi naman po kami nagpapagod at sabi namin ay, ano, wala pang bigat sila lulo. Kaya, ayun, sinisikap namin. Pag mataas po yung anan, naalalain po namin siya mahigit dahil minsan po sila nang dadapa. Nag-request kami doon sa kagawad nung manan na paayos naman yung kasarado. Kung sinong nadaan niya siyang magpaayos, ganun po ang sagot. Ay, nako po, sinabi pa. Talagang halos nag-iyak kami dyan sa pagmaulan. Parang mahirap paglakad. Kaya ginagawa namin yan, maon dyan, wala na kalina kami at chinilas. Mayapak na lang. Minsan nga po, wala po na parang bas eh. Dahil hindi naman niya nabayad na huwag na yung paraan.
may mga masungit po na kayo pinaparaan sa katwiran, di daw kami nabayad. Sabi ko naman, nabayad naman po kami kayo lang. Medyo lahingi kami discount. Sige. Ay, ulit. Sabi na po pag narinig, sinasabi na po, aba, grabe naman kayo. Kung masingin kayo, magbabayad naman kami. Pera lang talaga, kung wala kami pera, hindi kami makakabayad. Siyempre po, nakakawa din po kaya sila lolo, nakakaiya kapag walang kinakain. Kami nga rin po, pag walang kinakain, tiis-tiis na lang. Kaya mo ba dito mag-isa? Ay, kaya po. Eh, sabi ni tatay, ayaw niya mag-isa ka. Baka araw matumba ka. Di naman po. Eh, maalalahanin pala si tatay eh. Mahal na mahal ka. Yeah. Parang di nag-aaway, ano. Mga Bulacan daw po ako, 4 na taon. Sabi ng mga parents ko, ay, di ko nga po natatandaan yung kung ano ng mundo ay. Basta yung sabing nagdidigmaan ang mga hapon, parang sa panaginip, kunwari ko yung nagpuputukan, na inaano ko ni mama sa iniilag po ako sa... Ano po, ibang tatan pa yung nagtago ko kami. Kaya dyan po naglubog yata ito, sabi, nasundot yata. Siyempre nagtatago at naglubog nga sa akong mata. Ang tanda ko nang magkakilala kami, nagkasumpukan kami sa Lucina. Ang ginawa naman yung mga kung sa istasyon ng train, parang pabiro-biro, pinagkasundo kami. Na kami nila, dapat na kayo na magsama. Na wala naman kung kayo mga ano. Di ganun nga, pabiro-biro, nagkatutuan ko namin. Sabi nga, nangyari sa loob ng 24 oras, nagkasundo kami. Ano po, primero, parang hindi pa rin ako sa kanya. Yung matagal-tagal, parang na-develop na rin po. Di pagka-ugali ko po baga yung pag naglalakad. Nag-aayos na ako pag inaakala kong marating na siya. Sabi naman ako niya, nag-aayos ka po, di naman yan makikita ni Fred eh. Ay, nagustuhan ko mo sa kanya ito eh. Malambing kumanta, mabait, yeah. Maganda. Ay, sa boses lang tawa, alam ko naman pong maganda. Sa boses na po, alam na niya maganda. Ibig mo malalahanin siya, tapos nga po yung ano, pag narating siya, ano ko ng pera, bukod ang pamaringki na, itabi mo na niya ito. Ay, baka po walang-wala, nakukuha din ba? Ako pa ang itinana niya. Yeah, grabe ma. Bibi! Bibi! Uy! Bawa ano? Ang himba! Baboy! Miss Inji, ano? Uy! Ay, ma'am po! Sabi ng iba, nakakayang manghingi sa iba. Pero paano kami mahihiya kung wala nang kaming kakainin mamaya? Sabi ng iba, masama daw manglimus. Pero paano kami magtatrabaho kung bata pa kami ni Ate Jane ko?
At bulag naman sina lola at lolo. Salamat. Sabi daw po ay araw-araw naman. Kahit naman di naman po araw-araw, laging sinasabi nilang araw-araw. At po minsan po, may natawa, sabi daw ay, ano na lang po, next time na lang po. Tapos may nasabi din, tawad muna po. Kailangan pong tulungan si Lola at si Lola kasi kakawa po sila kapag walang kinakain. Kami din po, kapag di kami lumakad, wala rin kami kakainin. Isa? Grabe naman. Ano yun eh? Original. Kahit na polira, nasisira din yun. Hindi na lang tayo mabilisan mo. Matagal lang masira. Kapote kang taon yun? Oo. Eh, maniwala ka dun. Ginawa niyo sa loob? Ay nagkukuha na nga sinira sito. Ay kamahal pa naman. 180 daw? Oo. Oo. Ay naku, ibigay muna ng bigas bago may 180 yun. Nakakapagsaga na muna. Eh, sira itong sinera si Bupoy, paano yan? Ay, doon na ito, doon na mahanap lang sa mura-mura. Sa mura-mura? Oo. Okay lang sa'yo, Bupoy. Ano sa doon, lahat bukbo sa binibinan kong dati pag ha. May di yun. Mura-mura doon, doon sa puntang palingki. Pupunta naman pala yung palingki. Mangunguha ng pandan. Ibebenta. Malayo? Malayong malapit. Pwede nating lakarin. Dito, dito. Ako po si Leonida Bayan Maso. Biyuda na po. 74 years old na po ako. Mababagsik kasi ang mga magulang ko. Lagi nila akong pinapalo, ginugulpi. Eh parang hindi nakayanan ng katawan ko yung sakit ng mga ano. Na, lumayas ako. Tumakbo ako dito sa tiyahin ko sa Nueva Ecija. Yung kapitbahay ng tiyahin ko, meron naman pamangking dalaga na galing Pangasinan na lumayas din. Nag-usap kami, punta kami ng Maynila. Ayun, lumayas kami, sumakay kami ng ano, mura pa lang noon ang pamasahe. Pilaro! Salamat, Nay. Sige. Bibenta yan? Eh ano, 25 sa kilo? Oo. Ay, bitawan niya, Nay. Salamat po. Thank you. Nanay, magkano kinita mo? Magkano ro yan? Ah, 220. Ano gagawin mo ngayon dyan? Weh, baon ko bukas. Thank you, bye-bye. 15 po kami. Magkakapatid, kaya lang maraming patay. 6 lang po kaming buhay ngayon. Nung mga kabataan namin, magkakasama kami. Pero nung lumayas ako sa amin, hindi ko na nga alam kung anong-ano. Dito na ako napadbad sa Malibay. Labas ka na lang, babe! Hilo ako. Tumaas na yung presyon mo. Wala. Buti nga, hindi ako natumbo eh. Hindi ka ba matumba kanina? Nung minsan tumaas ang dugo ko, natumba ako eh. Nahilo ka. Nahilo daw po siya eh.
150 over 197. Ay, pataas po yun. Dapat pinaiinom po siyang tubig, kaya pa natin. Eh, ayaw niya daw po kasi susuka siya. Kaya lang nakakatakot kasi bigla, baka bigla po siya mag-collapse. Ang mga senior citizens yung tinatawag na nasa edad na 60 years old at pataas. Essentially, ganun lang kasimple yun. Mayroong kwentong nakumpisa sa mga patak ng luha. Noong nasa Malibay ako, may naligaw sa akin na Bisaya. Noong medyo, siguro may 4 na taon kaming nagsama eh. Eh nung naramdaman ko, naglihi ako para mabubuntis, nagpaalam siya, magbabakasyon daw sa probinsya. Itiwala naman ako, pinayagan ko. Wala naman akong agam-agam na hindi na siya babalik. Nagkaroon ako ng isang anak doon. Nag-asawa uli ako. Dito na nga kami tumira sa Nubalitsis, diyan ang bahay namin. Tapos naman, yung mister ko naman, siguro, misyam na taon na kaming nagsama o magsasampu na. Eh, hindi kami nagkaanak. Eh, kaya raw niya ako iniwan dahil hindi kami magkaanak. Anong panahon na yon talagang hindi ko makapagtrabaho na may daladalang anak. Kaya ang inano ko, pinaalagaan ko. Eh, ngayon, doon sa pinag-iwanan ko sa kanya, dahil medyo naman may kaya yung pinag-iwanan ko, kaya siyang pag-aralin. Sabi, di hayaan mo na lang dito. Nang lumaki po yung anak ko, hindi na kami nagkasama. Eh kasi nga, masama yung loob ko. Gawa ng pinag-aaral mo, hindi naman pala nag-aaral, nagluloko, tanggap ng pera, hindi naman pala pumapasok. Sabi nila, swerte pa din sila Lolo Fredo at Lola Flor. Kasi andyan kami ni Ate Jane para sa kanila. Kami ang kanilang mga mata. Kami ang kanilang mga kabay. Pero itong si Lola Leoning, mga aso at pusa na lang ang kasama niya. Dahil nag-iisa nga ako, wala man lang makausap sa loob ng bahay ko, naisipan kong mag-alaga ng aso, pusa. Ayun nga, lagi kong kinakausap. Ang pinakapaborito kong alaga ay si Bonita. Kasi hindi umaalis ng bahay yan. E yan si Rihanna, malingat lang ako, nasa labas. Turing ko, siyempre mahal ko yan. Dahil pinagpapagurang ko ang pinapakain ko dyan. Sa hanay kasi ng mga matatanda, iba na-abandon nila yung mga magulang nila for different reasons. Iba because of poverty, napipilitan silang iwan yung mga magulang nila sa parke, sa luneta, yun nila babalikan. Yung iba naman dahil nagkawatak-watak yung pamilya dahil sa iba't ibang mga problema. Kailangan balikan natin yung batayang mga ugali natin bilang mamamayan, na tayo ay isang mamamayan na nagtutulungan, na nagmamahal sa kapwa, na nagmamahal sa pamilya, na may pakialam para sa isa't isa. Ano? 35. Boboy, diyan muna, babalikan na lang kula papira natin. Umayan muna. Kula papira eh. Di muna daw po ko bibili na si Nila. Bakit? Pagka ano na lang daw. Pagka ano na. Pag wala na akong sinilas, buong okay lang at huwag mo sasabihin ko naman. Kasi naman meron sinilas, pinipila naman din ako.
Pwede pa naman po yun. At tinayos ni Lolo ay. Magandang up. Hello po. Salamat po. Salamat. Kanina nga po eh, nung sumapit po kami dun sa malaking tindahan, minsan lang po makapitan dahil lagi po yung tawad. Yung araw nung ngayon lang po yung nabiyan ng 100. Masaya po. Iniipon niya po pambayad sa kuryente. Gusto ko pong bilhin yung ubas kapag maraming bumili. Dahil pinaka-favorite ko po prutas yun. Pambili na lang po yun na lang ano, ng uniform saka, o kaya damit-damit. Hindi naman po naiiya. Ano ka po pag ano na ano sila lulo. Yun, tapos naglalaro lang kami. Dapat tinutulungan namin sila lulo. Nag-aakay, naglalakad at pag wala naman po ang bigas ay paano 'yan? Ayun, kaya po pag ano, walang bigas, nasakad po kami kahit mayroong bigas. At wala pong pambaon kami. Ito na po, bayad o? 10. Ito. Puro pa rin, pasisya lang. Bungan. Ay, meron kang pasalubong. Mama! Ayon. Chicken joy! Ma! Ha? Ano, kain ka na? Oo. Naka, magkano kayo? 3.30. Tsaka magkano yung kinain nyo kanina, tatay? 35. Tapos pamasahe? Wala akong pasahe. Ay, hindi kayo binayain sinigil kanina sa bus? Hindi, libre yun. Pati yung papunta? Oo. Pabalik? Libre yun. Okay. So, magkano lahat kinita nyo ngayon kasama yung pagkain nyo? 365. 365. Eh, ba't di mo binila ng sinela si Buboy? Ay, wala akong pambili. Tama sabi, susunod na lang. Magbili mo lang gamit sa bahay. Ano bang gagamitin, pag gagamitan nyo dyan sa pera nyo na yan? Hindi eh, kung ano na, mami ko, wala nga bigas. 65. 65? Dalawang kilo ang bigas o tatlo. Tapos ano pa? Pang ulam-ulam. Ay, kukulangin na yan. Magkano yan, Jane? 165 po. Anong gagawin mo dyan? Ba't hiniwalay? Babaunin po. Hati kayo. Eksampo. Ang aking pong mga anak ay pasamantalang nakatira kala na tatay Fred saka kay mama Flo.
kadahilan po na sila po ay walang guide sa kanilang pamumuhay. Kaya po, pansamantala po, sa kanila muna po. Mahirap pong ipaliwanag, mahabang kwento. Hindi po pwede silang magsama. Sino? Kasi ang asawa ko po medyo pag nakakainom ay ano. Pero mabait naman po. Kaya siyempre po pag mga nakainom baga po ay mahirap magsama ang bawat isa. Napag-usapan po namin mag-asama. Sige, kasi po, nagtatrabaho din po kasi ako, nangangatulong po ako. Kaya? Kaya po, yung mga bata ay nandiyan sa kanila. Sa ngayon po, hindi ako makapagtrabaho kasi may sakit. Anong sakit mo? UTI. Golden. Maalis na, magala-gala, mauwi na. Sa dagang! Nakawalan po ako si ang hanap buhay rin po namin nung umaliit pa ako, ganyan rin po. Mulat ngayon hanggang ngayon, dinadanas pa rin po ng ating mga anak. Ayun po nga sabi ko, yung namamalimos, mahirap po sa para sa aking ina. Naayaw ko mas nilang sana po maranasan yung ganung hanap buhay. Tigas pa siya. Tigas, sinagluto nito. Hindi ba ikaw? Huwag ako nagluluto, puro kayo reklamo. Huwag ako nagluluto. Hindi ba kaya mamibili natin hot cook? Mas masama pang aditilus dak. Ano yung niluto mo dati na ayaw nila lolo? Ang palaya. Bakit daw? Gusto nila, pero hindi mapayos. Ngayon daw. Matigas ba? Ay. Masarap ba iluto ni ate? Mm. Opo. Opo. Sarap na sarap mo. Sarap na sarap lang. Sarap na sarap. Matigas lang. Si Manang Luneng, matagal na po namin niyang kapitbahay, maliliit pa po kami. Kasi siya parang kapatid na po yan ng mother ko. Nangangalakal po siya, tapos yun nga, nagugulay siya. Lahat ng gulay, kaya makikita mo dyan, pag dumarating siya, may mga gabi, malunggay, mga ganon. Yun po. O ano, kunin ko yung malunggay mo, ha? Oo, na. Kaya mo pa kumakyat, Lola. Ay, kayang-kaya pa yan. Bawat madaanan niya, pag nangunguha siya ng mga gulay sa kalye, kung saan may madaanan siya, sa bayan, kung saan-saan may madaanan siya, malunggay o kung ano mang gulay na pwede niyang ibenta, binibili niya at ibibenta rin sa amin. Tapos nangangalakal din siya ng mga bote o kung ano man ang mga bagay na mapupulot niya na pwede niyang ibenta rin. Naging suki ko siya pag wala siyang kalakal, katang siya ng ulam sa akin, kanin. Kung sabi niya, Yamuning, pag may pera ako, babayaran kita. Sige, sige, okay lang kasi naawa naman ako doon sa matanda, pero mabait yun. Ang natapos ko lang, grade 4. Iyon nga ang isang parang ipinag-ano pa na loob ko dahil gusto kong mag-aral noon. Ayaw naman nila akong pag-aralin ng nanay ko. Kasi nagagasgas daw yung bursa nila tuwing magtatapos ako. Hindi naman sa pagmamayabang, mula grade 1 hanggang grade 4, valedictorian ako. Iyon ang pinanghihinayangan ng mga kapitbahay ng mga magulang ko na dapat pinag-aral nila ako. 5. O ayan, may dagdag na 2. 50. Ang gidwa kayo ng aduwa. Una, naging katulong muna. Ngayon, sa pagtatrabaho ko naman sa pabrika, yung pala naman pabrikang pinapasokan ko ay kolorom. Pinagpapasara ng mga, mga gobyerno, yung mga ganun. Wala na, naghanap ko din ng panibagong mga trabaho.
Ang nabagsakan ko naman nga yan, nagyaya, pag-alaga ng bata, magsawa sa pag-aalaga ng bata, labandera. Wanay! Kain na! Bigong! Marami akong kamag-anak dito, kaya ako dito tumakbo. Kaya akala ko, maanuhan ako, hindi rin pala. Tumutulong kami kaya Lola Fredo at Lola Flor. Hindi naman namin pinababayaan ni Ate Jane ang pag-aaral namin. Aba, hindi naman din payag si Lolo na lagi kaming absent, no? Kailangan daw mag-aral para hindi kami lumaking mangmang. Hirap na nga kami, bulag na. Walang inaralan mga apo namin. Ay, paano na yung ako yan? Pag inaralan niyo yan, kahit saan kayo pumunta, dala ninyo. Kahit saan kayo pumunta, nakakabasa kayo. Hindi ka maluloko. Dahil ang pira ka ako, nauubos. Pero pag may inaralan ka, wala kang takot. Mapagyayaman man, magagamit pa inaralan mo. So ang mga pagkain na sa pangkat ikalawa ay mga pagkain nagpapalaki, ipaskil. Okay, tama ba si Luisa? Okay, palakpakan si Luisa. Si Bibinyan, gusto naman niya. Gusto naman mag-doktora. Ay, nakulipin namin niya, siguro kakabibiabotin na. Tanda na kami. Bala mga magulang niyo kung kaya kayo patustusan. Ngayon pa lang parang di ko. Bibigyan niya pangarap, teacher. Doktor baga daw? Ya, yeah. Taas. Ang gusto niya, doktor? Lagi may sakit si mama nila. Ayun, ang gusto niya, doktor, ngayon may sakit daw si mama niya. Siya magamot. Anong gulay, Lai? Anong gulay? Kanin? Pangarap ko po ay teacher. Ay, teacher, pulis pala. Bakit? Para yung mga kriminal mahuli na. Tulad po ng mga chishabo. Kakasira po kasi sa mga kabataan. Kaya gusto ko po maging police para mahuli na sila. Yung mga bahagi ng mata at ano yung kanilang... Ano? Si Jan Rex ay nasa grade 3 na ngayon. Konti lang siya. Medyo mahina sa klase. Pagka nagsusulat kami, mabagal siya. Hindi masyadong pag tinawag mo, minsan ayaw niya sumagot kasi nahihiya. Natatakot siyang sumagot. Ay, tinatanong ko po sila kung anong pangarap nila sa buhay. Yung si Boboy, ang gusto nila magsundalo. Si Bibinyan, gusto na. Naman tayo ito, gusto. Okay. Ang pangarap ko po ay maging doktor para po matulungan ko ang mga kapansanan. Pangkat, dalawa ang mga pagkain tumutukoy sa paglaki ng katawan o grow food. Si Luisa, kasalukuyang nasa ika-apat na baitang akasya sa Tawig Elementary School.
Kung sa pagdating naman sa performance ni Luisa, masasabi ko na siya ay nasa average naman. Kasi makikita mo yung pagiging aktibo sa klase. Lagi naman siyang nandyan, sumasagot sa mga tanong. Bawang ko na lang ng 8 na lang. 5 na lang. Ah, 5 na lang. Anong bibili mo doon sa 5 na? Wala, biscuit. Bakit 5 na lang? Pangkain ko po kasi yung 10. Pang? Kain. Nang? Kanin. Ako ah, mamaya. Ako wala lang. Ayun yung binili mo kanina, Lisa? Ako binili ko. Kunsin, saka ano. Muna pa masaya ako. So magkano na lang pera mo? 10 po. Anong bibilin mo dyan? Kanin. Mamaya. Ngayong reses? Wala. Wala. Ikaw ngayong reses? Ngayong reses, yun akong 5 pang gastos. Pabili nga pong easy. Ang isay ko sa kanila, magsipag-sipag lang sa pag-aaral nila. Tapos, maging sila masunurin dahil kami sa balot madali, maalis na kami. Dahil natin, di natin alam pa nun, ngayon nag-usap-usap pa tayo, anong mali natin bukas, kung wala na kami. Paano mo natutunan maghugas, Tay? Eh, maliit pa ako. Nag-aral ako nung tatay ko maghugas ng pinggan. Tay, kadalasan ba ikaw ang naghuhugas ng pinggan talaga? Hindi, bago yung walang naramdaman ng asawa ko, siya ang nanghuhugas dito. Eh, ngayon, hindi siya magkapag-aral, baka ako mabuwal. Hindi ako na lang. Paano mo nalalaman kung malinis na? Paano man yun? Pagbalnaw. Ay, mamalawan yun. Nay! Oh. Anong ginagawa mo dyan? Pinupunasan ko po itong baso. Oh. At itatabi na. Ah, dyan nakalagay? Dito. Ah, okay. Senior citizen card, meron kayo? Meron. Kaya ngayon nga yung problema namin. Di pa kami nakakakobra. Puro pangako lang baka. Pag mangyari kami, patay na kami, wala pa. Pagka po yung sa 3-1-1-5. 3-1-1-5. Ano pong unang bigay sa amin, sa akin, at sabi daw, yun ay isang taon, 6,000. Tapos, May, napunta ako May 19, 1-5 na tumbuwa. Wala pa yung, ang yun ay January, February, March. Wala pa yung April, May, June, July. O kasi ewan kong... Ako ay wala pa. Ngayon, may isang taon na yun. Paano mo nalalaman kung malinis na yung laban mo? Eh, hindi ko nalaman po yun. Nalis na lang yung pagmalang malin. Paano mo nalaman mo yung mancha? Naamoy ko yun. Bigit bumali ng kamay po yun. Kung dati ako nakapagkulor. Yun nga po ang sinasabi ko. Yan halos hindi po parehas. Hindi parehas yung ika nga, yung labanan. Pag-distribute. Pag-bibigay sa mga matatanda ay hindi pararagkaroon. Kaya yung iba po ay nag-atampo. Mm-hmm. Bakit ika kami lang ang wala ay kami inisitinta na. At ako ika ay halos ma-ochinta na. Wala pa. Sa mga bukod po sa mga senior sa buong Pilipinas,
dapat po ay inyong i-follow up ang inyong sarili, lalo tikit sa DSWD at kanya-kanya po kasi yan, region by region, yung status po ng mga senior. Isa sa mga serbisyong ibinibigay ng DSWD, ito yung maliit na pensyon na every month na 500 at 1,500 every quarter. Batay na rin dun sa feedback na nakukuha natin dun sa mga mensahe at email kay Secretary Tagiwalo, maraming mga senior citizens talaga ang hindi nakikinabang dito. Partikular, yung mga talagang mahihirap. Yung mga problemang lumalabas, wala silang mga birth certificate, wala silang mga ID, wala silang ibang mga pamamaraan para makapunta sa mga ahensya ng gobyerno para humingi ng tulong. So, para sa DSWD, hindi niya magagawa na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga senior citizens natin, kaya kailangan makipagtulungan sa ibang ahensya ng pamahalaan, ganun na rin sa private sector at sa mga tao may mabubuting kalooban na tulungan ng ating mga senior citizens. Magandang umaga po. Good morning po. Magandang umaga po. Ito po kasi we follow procedures sila po. Pagka wala ako dito, sinusunod lang po nila yung procedure na ano po yun, requirement ng main office, OSCA, sa City Hall po. Kaya kung wala yun, hindi sila basta nag-i-issue po. Not unless na magbibigay ako ng consideration. Buti naman. Meron ka ng senior citizen ID? Meron na. Kumpleto na. Para saan daw yung senior citizen na yan? Para sa ikabubuti ng kagaya namin matatanda. Kesyo may pensyon. At saka magagamit sa mga supermarket, may discount. At saka sa sasakyan, may discount. Masaya ka naman at meron ka na yan. Natural. Iniisip ko kung talagang hindi ko na kayang maghanap buhay, pupunta na ako sa Home for the Aged. Noon, yung isang sakong bigas, kaya kong buhatin nung bata pa ako. Ngayon, hindi ko na kaya, maski yung kalahat yung sako, hindi ko na kayang buhatin. Paano yan? Larga na huli ako. Parang napapagod na ako siguro sa edad kong ito, parang dalangin ko nga na sana naman maano-ano na ang buhay ko. Yung mabago-bago man lang sana, na hindi ganito na lang araw-araw lumalabas ng para lang kumain. Yung anak ko, pinanganak ko noong April 9, 1961. Ang pangalan niya, Leonilo Libanan. Kasi nabarkada na siya doon na lang siya sa barkada niya, naglalagi. Hindi na ako, hindi ko naman na mahagilap pati. Pinabayaan ko na, bahala ka na sa buhay mo. Sa mga kapatid ko, ganun din, puro ano bang tawag sa Tagalog nun? Parang nilalait nila ako lagi dahil sa nga nakikita nilang ganito itsura ko. Na mabuti pa nga ang ibang tao rito, natutulungan ako, sila wala. Thank you.
bawat isa sa atin ay may responsibilidad sa bawat isa. No, kaya tulungan natin ang ating mga senior citizens na makuha yung mga serbisyo at dalawin natin sila dun sa mga centers. Pag meron tayong mga nakikita sa kalsada, no, gawa natin ng paraan, abutin natin yung pinakamalapit na ahensya ng DSWD o ng Department of Health at yun, ilapit sa kanila yung serbisyo ng mga ahensya. Okay. Mamaya na. Lumiha ka sa naman kayo. Oh, ito si Bonita ko. Pinakamabait kong aso. Mahalaga sila dahil sila-sila ang kasama ko sa bahay. Wala nga akong kasama sa bahay, kaya parang pamilya ko na rin. Gusto ko pa bang makasama yung anak mo? Pag hindi siya nagbago ugali, umiinom pa rin at nagsusugal. Tsaka ano, na talagang ayaw kong makasama. Eh, mas gusto ko na yung mga aso ko. Wala pa akong problema. Pero pakiwari ko sa karanasan ko sa buhay, mas masarap ang nag-iisa. Mayroong kwento nag-umpisa sa mga patak ng luha. Nanay na naiyak sa iyong pagluwal habang tatay na iwasa. Ipangat tumuloy. Ano ba yan? Okay, dito ka na lulo? Ha? Dito ka na lulo? Sabi mo. Andun. Bakit ka pa bumili ng saging kung wala ka na palang pera? Baka salubong ko po yung kay Lolo. Yun? Ah, kay Lola. Ganisa. O, lang ganisa. Hindi mo yung Lola mo. Bibid. Upang kayaba. Ang tuwa naman kung nagagawa ko pasalubong ka na Lola. Salamat na lang ako sa inyong baby. At kung wala sa inyo, wala kay Boboy, kahit papano, natulungan niyo kami. Kaya salamat na lang. Oh, ano. Kaya kami, kung wala nga yan, lalong hirap kami. At papano na. Kaya kung minsan, naiyak na lang po kami. Papakunali ko ako si Boboy, si baby. Naaawa na nga po ako sa kanila, ma'am. Kaso lang po, talagang wala po akong magagawa. Wala po ako sa kanila maitulong. Kamisan-bisan, nakakabigay naman po ako. Kaya lang, hindi lagi. Pag sinasabihan na, ay, bulag-bulag. Pagtutokso si Lolo at si Lola. Sama po ng tingin niya din eh. Bakit po bulag sila, Lolo? Sasabihan na lang nilang bulag-bulag. Ang mayroon ko mga pansanan po, dapat ay tulungan. Ang gusto ko po sabihin na lang ay sa mga suplado po ay para naman po ay magbago na lang sila. At ano, pag suplado naman po, anong mapapala? Yung mapapala sa pagkasapladuhan. Pag sila naman ang pinagsapladuhan, di magagalit din sila. Mararamdaman nila. Naramdaman nila sa pladuhan nila. Saka sana, baka ano siya ng pag-aaral, eh kung di naman namin makayat, matatanda na rin kami. Ambisin ko lang po sa kanya, kung sino man sa amin mauna, ay ako na lang ha. Maghintay na lang sa langit. Mama! Ha? I love you daw.
Bakit may daw? I love you. Kahit naman siya, saka 33 years na kami nagsama. Mahaba-haba na rin. I love you too. Bakit? Happy birthday. Ang pangarap ko po ay sana po makakita ng sila Lula. Ang pangarap ko ko kina Lula at Lolo, makadinig na si Lola para po hindi ko na siya nasisigawan din ang dadagdagan yung kasalanan. Dahil sabi daw po kapag sumisigaw sa matanda, masigaw ka rin po sa iga mo. Iga mo, sabi nila yung matatanda po sa kanila. Sabi lang po sa akin ni Lolo at ni Lola. Pangako namin ni Ate Jane, di namin pababayaan sina Lolo at Lola. Kami ang kanilang mga mata. Kami ang kanilang mga gabay. Hanggang sa pagtanda rin namin. Promise! Ang bunga ng pag-ibig, hindi mapipili, hindi mababago, hindi malilimot, langit ang nagdulot. Kung mapagod, may bumalik sa tamis ng unang halik na galing sa sa mga patak ng luha nila.